baby, now. Let me warm you up. Baby, please, let me love you much. Come on, come on with me, baby. Milyong katao ang nangangailangan ng blood transfusions taon-taon. Ang ilan ay nangangailangan sa panahon ng operasyon, ang iba naman ay nakadepende matapos ang isang aksidente o mayroong sakit na nangangailangan ng mga sangkap ng dugo. Dahil sa blood donation, ang lahat ng ito ay magiging posible. Walang anumang pwedeng pumalit sa dugo ng tao, ang lahat ng pagsasalin ay nangangailangan lamang ng dugo mula sa donor. Kung ikaw ay may malusog na pangangatawan, maaari kang mag-donate ng iyong dugo nang hindi malalagay sa panganib ang iyong kalusugan. Sa loob lamang ng 24 oras, matapos ang donation, ang iyong katawan ay kusang mapapalitan ang nawalang fluids. At makaraan ng ilang linggo, kusa namang mapapalitan ang nawalang red blood cells. Maaaring mag-donate ng dugo kung ikaw ay malusog, tumitimbang ng hindi bababa sa 110 pounds at may edad na 17 years pataas. Hindi ka naman papayagang mag-donate ng dugo kung una, ikaw ay may lagnat sa araw ng mismong donation, isinaad mo na masama ang pakiramdam mo, o ikaw ay umiinom ng antibiotics. Ikalawa, hindi ka papayagan kung ikaw ay may history ng pag-inject ng pinagbabawal na gamot o kaya ay may history ng ilang piling sexually transmitted diseases. Ikatlo, kung ikaw ay may recent exposure or history ng hepatitis, malaria, mad cow diseases, babesiosis, at Chagas disease. Ikaapat, kung ikaw ay may sintomas na maaaring ihalin tulad sa HIV infection, gaya ng pabalik-balik na lagnat, night sweats, hindi may paliwanag na pagpayat, pabalik-balik na ubo, hirap sa paghinga, diarrhea, o namamagang lymph nodes. Madami din namang health benefits ang pagdodonate ng dugo, kabilang ang, una, nababawasan ang nakaimbak na harmful ion. May ibang tao na apektado ng kondisyon na tinatawag na hemochromatosis kung saan nagkakaroon ng iron overload sa katawan. Dahil sa pagiging regular donor ay nababawasan ang excess iron. Ikalawa, napapanatili ang cardiovascular health. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng iron sa red blood cells, mababawasan din ang panganib ng heart attacks at strokes. Ikatlo, maiiwasan ang panganib ng cancer. Kapag regular na nagdo-donate, ay mababawasan ang risk ng cancer kabilang ang liver, lung, colon, at throat cancers dahil sa pagkunti ng oxidative stress kapag ang iron ay nare-release mula sa bloodstream. Ikaapat, nababawasan ang calories. Mababawasan ng humigit kumulang 650 calories kada donation ng 1 pint of blood. Ikalima, libreng blood analysis. Kapag nag-donate ng dugo, ito ay sinusuri para sa syphilis, HIV,
hepatitis at iba pang diseases. Ang mga sampul din ng iyong dugo ay maaaring gamitin sa ngayon o sa hinaharap para sa karagdagang pagsusuri at iba pang medical research na may pahintulot mula sa iyo. At ika-anim, nagbibigay ng sense of pride. Sinasabing ang pinaka-powerful health benefit ay psychological. Sa pagdodonate ng dugo ay nangangahulugang meron kang matutulungan na tiyak na nangangailangan ng tulong ng iyong dugo. Ang psychological health benefit na mararamdaman mo kapag alam mong nakatulong ka sa iyong kapwa ay kapareho ng physical health benefit.